Sa pamagitan daw ng K-12 program, mas mahahasa ang mga estudyante bilang paghahanda sa kolehiyo. Pero ang ilang profesor kinakabahan sa tuluyang pagpapatupad ng grade 11 at grade 12 ng programa sa 2016. Posible raw kasing mawalan sila ng trabaho. Pero ayon mismo sa Department of Labor and Employment, hindi dapat mangyari ito. My report, si Sherry Ann Torres. Ilang empleyado at profesor ng mga kolehiyo at universidad sa bansa ang nangangamba na mawala ng trabaho pagsapit ng taong 2016. Tulad na lang ni Professor Flor Delis Abanto na 10 taon na nagtuturo sa St. Scholastica's College. Sa isang kolehiyo kung saan din ako na-connected, ako po ay nasa professional course. Majors po yung tinuturoan namin, hindi po general education. Eh pati po kami, mariretrench, walang maiiwan na full-time faculty teacher sa isang kolehiyong ito, kami pong lahat tanggal. Nag-ugat sa K-12 ng Department of Education ang pangamba ng mga empleyado at profesor, pangamba ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities. Dahil sa K-12, mahigit 85,000 profesor daw ang malamang mawalan ng trabaho hanggang 2020. Sinasabi nga namin, wala talaga mag-e-enroll sa first-year college. Dahil yung fourth year, mag-e-enroll na sila sa grade 11. Okay? Pagdating ng 2017-2018, Wala ring enrollment sa first year at wala pa ring enrollment sa second year. Sa ilalim ng K-12 program, yung dating 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school, ngayon magiging 12 taon na. Ibig sabihin, pagkatapos mag-aral na isang estudyante sa kindergarten, meron siya dapat na 6 na taong bubunuin sa elementarya, 4 na taon sa junior high school, at panibagong 2 taon sa senior high school. Sabi ni Professor Rene Tadle ng University of Santo Tomas, lampas kalahating milyon incoming college freshmen at mahigit 387,000 sophomore ang mawawala sa mga universidad dahil sa K-12. Ang Department of Labor and Employment o DOLE maglalabas ng guidelines kaugnay sa K-12 program. Nagset po ang Supreme Court of the Philippines na kung ang laws ay isang haka-haka lamang or pang matagalan pa, ito po ay hindi pwedeng gawing rason para po magtanggal ng isang empleyado. Hindi raw pwede idahilan ng mga paaralan ng K-12 program para magtanggal ng tao. Kung may problema, pumunta raw sa DOLE. Pero dismayado ang mga guro. Babayaran ba ng gobyerno yung tuition ng anak ng teacher o pag wala na siya sa trabaho? Tingnan natin yung possibility na pag lumabas yung implementing rules at yung buong batas ay yung text ng buong batas ay mag-file na tayo ng kaso sa Korte Suprema. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang pahayag ng UST, St. Scholastica at De La Salle University. Sherry Ann Torres, GMA News.